panahon na na upang ang ating mga magsasaka na silang nagpapakahirap araw-araw upang lagyan ng pagkain ang mga hapagkainan ng ating mga tahanan ay mabigyan ng atensyon at pagpupugay na akma sa kanilang kontribusyon sa ating bayan. Inihimok ko rin ang ating mga agrarian reform beneficiaries na patuloy na alagaan at payabungin ang ating mga sakahan. Nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 11953 o ang New Agrarian Emancipation Act. Isang prioridad na batas na hiniling niya na ipasa ng Kongreso sa kanyang unang State of the Nation Address o SONA noong 25 ng Hulyo taong 2022. Dapat magpasa ang Kongreso ng batas na magpapalaya sa mga agrarian reform beneficiaries mula sa pasanin sa utang sa agraryo, ani Marcos sa kanyang unang SONA. Ang agrarian reform beneficiaries o ARBs ay mga magsasaka o manggagawang bukid na pinagkalooban ng mga lupain sa ilalim ng Presidential Decree 027, Republic Act No. 6657, na sinusugan at Republic Act No. 9700. Batay sa umiiral na batas sa reformang agraryo. Kailangang magbayad ang mga agrarian reform beneficiaries ARBs para sa lupang ipinagkaloob sa kanila ng kada taong hulugan na may 6% na interes sa pinakamatagal na panahon na 30 o 30 taon. Buburahin ng Republic Act No. 11953 ang lahat ng hindi nabayarang amortisasyon ng prinsipal na utang, kabilang ang interes, at mga multa, kung mayroon man, na natamo ng mga ARBs. May kabuuang 57.56 billion pesos ng hindi pa nababayarang mga prinsipal na utang ang buburahin kung saan makikinabang ang 610,054 ARBs na nagtatanim sa 1.173 milyong ektarya ng lupa. Aakuin din ng pamahalaan ang obligasyon ng 10,201 ARBs na nagbubungkal ng 11,531.24 ektarya ng lupa sa pamamagitan ng pagbabayad ng natitirang balanse ng direktang kompensasyon na dapat bayaran para sa mga kinauukulang may-ari ng lupa sa ilalim ng Voluntary Land Transfer, VLT, o ang Direct Payment Scheme, DPS, na nagkakahalaga ng P207,247 million. Ang kondonasyon ay nagpapalaya sa mga iginawad na lupain mula sa lahat ng nakaprende sa sanglaan na pabor sa pambansang pamahalaan. Sa ilalim ng batas, ang mga ARB ay hindi rin papatawan ng buwis sa ari-arian. Bukod dito, ang mga ARB na nakabayad na ng buo ng kanilang utang sa agraryo ay bibigyan ng prioridad sa mga pasilidad ng pautang at mga suportang serbisyo. Ang mga ARB ay automatiko ding isasama sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture, RSBSA, ng Department of Agriculture, DA, kung saan bibigyan sila ng karapatan sa lahat ng suportang serbisyo na ipagkakaloob sa mga magsasaka ng DA at ng iba pang ahensya ng pamahalaan. Nagpasalamat si Agrarian Secretary Conrado M. Estrella III sa Pangulo at pinuri ang Kongreso sa pagpasa ng batas. Sa pamamagitan ng pagpapalaya sa mga magsasaka mula sa utang sa agraryo, at pagtiyak ng mas malawak na suportang serbisyo at mga pasilidad ng pautang, ang Administrasyong Marcos ay nagbigay ng mas maraming oportunidad sa ating mga magsasaka upang mapataas ang produktibidad ng kanilang mga sakahan at maiangat ang kalidad ng kanilang buhay, ani Estrella.